Bago sa saksi, mahigit 70 milyong Pilipino ang may sirang ngipin ayon sa Department of Health. Halos kalahati naman ng populasyon ang hindi pa nakakapagpatingin sa dentista. Saksi si Bernadette Reyes. Sa kabila ng maamong mukha ni Lilay, panay ang takip niya sa kanyang mukha. Pilit niya pala itinatago ang kanyang bibig dahil wala na siya ni isang ngipin. Nung nasira po ito, 14 years old po ako noon. Tapos nung ano po, hindi po naaalagaan ng maigi. Kasi wala po pang pa-check-up kasi mahal po magpa-check-up. 39 years old na nakapagpa-dentista si Lilay. Sa mga anak ko po na lang ibinabaling yung panggastos. Maging ang kanyang mga anak, sira-sira na rin daw ang ngipin. Pero ni hindi niya ito mapa-check-up sa dentista dahil sa gastos. Si Marilu Velasco naman tampulan daw ng tukso. Madalas matawag na bungal na nakakasakit raw sa kanyang damdamin. Kain na kain ng mga matatamis na pagkain, kaya nakakasira po ng ngipin. Ayon sa Department of Health, 73 million na mga Pilipino ang may dental cavities o sira-sira ang ngipin. Habang halos kalahati naman ng populasyon ang hindi pa nakakapagpa-check up sa dentista. Isa ito sa mga tinalakay sa House Committee on Health meeting kanina kung saan isa sa mga pangunahing paksa ang pagpapabuti ng dental service sa bansa. Kabilang sa mga layo ng panukalang batas, ang pagbuo ng mga dental unit sa bawat lungsod at munisipalidad at pagbuo muli sa Bureau of Dental Services, pati na ang pagtaas ng sahod ng mga dental professionals sa bansa. Ayon kay Representative Josephine Veronique Lacson Noel na isa sa mga naghain ng panukala, limitado lang sa pagsisipilyo ang pangangalaga ng maraming mga Pilipino sa ngipin. Filipinos tend to downplay the importance of dental health and suffers the painful consequences of toothache or loss of tooth because visiting a public dentist could be a waste of so much time while a private dental practitioner is costly. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng DOH sa nakababahalang bilang ng mga Pilipinong sira-sira ang ngipin ay ang labis na pagkonsumo ng mga pagkain hindi nakabubuti sa ngipin. Sa ngayon, may mahigit 4,000 dentista lang sa bansa at karamihan nakasentro sa mga lungsod. Hygiene is very important. Ang sinasabi ng WHO, kailangan mag-toothbrush with an appropriate fluoride toothpaste. Babala ng DOH ang pagkasira ng ngipin ay maaaring mauwi pa sa mga komplikadong sakit tulad ng meningitis at maaari rin may psychological impact sa mga sira-sira ang ngipin. Ayon sa PhilHealth, bahagi ng gastos sa mga pasyenteng na-admit para sa dental procedure ang sagot na ng PhilHealth. Pero hindi kasama ang mga outpatient sa ngayon. Gusto nating bawasan yung out-of-pocket by introducing benefit packages. At yun naman yung narinig natin na gustong gawin rin sa committee. Ayon sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, sa ilang pribadong dental clinic, naglalaro sa 500 hanggang 2,500 ang oral prophylaxis. 700 naman hanggang mahigit 1,300 ang bunot o tooth extraction, habang hanggang 2,000 pesos ang pasta o dental filling. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Makaiga ang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.